So, welcome back mga guys sa ating channel. Ngayon, meron tayong isang gagawin na air cooler. 3D ang tatak na ito. Ayan, papakita ko sa inyo. Sabi ng customer, umuugong lang daw siya. Kahit i-low, mid, in high. Hindi siya umaandar. Walang hangin na lumalabas. Ayan, wala siya kanyang lumalabas na hangin. Umuugong lang siya. Ayan, kahit pindutin ko siya. Ayan, imimid ko siya. Low, speed, high, di siya umaandar. Ayan, walang hangin na lumalabas. Ayan. Tapos dito binubuksan niya. Ayan, pwede mo rin siya dyan lagyan ng yelo. Tapos naiipon yung tubig niya rito. Subukan natin itong gawin kung anong sira nito mga guys. Ayan, tingnan natin yung model niya. 3D EcoCool. Ayan, may timer. May mood. Swing. Swing. Tara guys, subukan natin baklasin. Tingnan natin kung magagawa natin. Pinaka cover niya sa likod para makita natin ito. Ayan. Ayan guys. Labo. Ayan. Ayan yung pinaka makakainin niya sa likod. Yung pinaka hélice niya. Yung hélice niya ito. Labo yung pinaka. Labo. Ayan. Ayan yung pinaka hélice niya. Yung bilok na yun. Subukan natin. Itulak mukhang mahigpit. Mukhang mahigpit yung makina kaya yung manda. Napakahigpit. Dapat ito pag tinulak mo, maluwag. Napakahigpit na ito. Subukan mo natin paluwagin. Baka kulang lang sa langis to. O kaya linisin, kaya ayaw manda. Kasi umuugong yung makina niya. Buti na lang, hindi nasira yung fuse. Kasi pag ganyang mahigpit, tapos pinaandar pa, pwede masira fuse niya. Tara, baklasin ko muna. Patanggalin natin ito guys. Tanggalin na siya. Ayan yung itsura niya sa loob. Ayan. Wala naman siyang laman ha. Wala naman siyang laman. Ito yung pinaka board niya. May pagka automatic na rin yan kasi may air siyang timer. Tingnan nyo, itutulak ko siya. Kahit itulak ko na itulak, napakaigpit. Dapat kasi yung pag tinulak mo yan, maluwag yan. Hindi talaga andar yan. Sana di na damay yung kapasitor. Kasi pwede masira yung kapasitor pag mahigpit yung gantong LC. Kasi mapipair sa kapasitor niya. Pero subukan muna natin yung paluwagin to. Papaklasin ko yung LC niya. Matanggal natin yan. Napaklasin ko muna. Marami palang papaklasin dito ang tornado. May tornillo pang nakatago. Kaya mayan yung mapaklas. Kailangan may ganito ka. Maliit.
Ini motornya. Ini kan motor. Brushin muna natin. Laki ng motor niya. Motor, laki ng motor ng dryer. Ito sa tingin ko, cleaning lang problema nito. Kulang sa langis. Natuyuan na siya ng langis dahil sobrang dami ng alikabok. Natuyuan na ng langis. Pero yung bushing niya, okay pa. Wala pang gasgas. Saka yung shafting, wala rin tama. Makinis din. Gagawin ko ngayon dito, i-cleaning lang natin siya. Lilinisin lang natin. Tanggalin natin yung mga dumi na to. Yan, yung mga parang itim-itim na yan. Natanggalin natin yan. Para mahugot. Hatakin mo ngayon siya dahan-dahan. Langisan din natin para mas madali. Mas madali hatakin pag nilangisan. Mas madali siya mahugot. Hanggang matanggal mo tong itong ehe na to dito sa housing. Tanggal na siya. Ayun na, makinis na makinis yung ano niya, ehe. Walang tama yung mga ehe niya. Kulang lang sa langis to. Natuyuan dahil sa dobran sa dami ng alikabok. Ayun, tingnan niya, puro alikabok siya. So yun, tuyo. Hindi talaga under to. Dapat dito makleaning at langisan. Yung humigpit sa kanya, itong harapan. Yan. Yeah. Ito yung humigpit. Ngayon, gagawin natin dyan. Dadamihan natin siya ng langis. Para magkaroon siya ng pondo. Nalangisin nyo lang yan. Papasok niya ulit yung ehe. Yan, tapos papaikutin niyo lang hanggang kuminis siya. Hanggang dumulas ng dumulas yan. Ganyan-ganyan niyo lang. Sa likuran, lalagyan na rin natin ng langis. Para magkaroon din siya ng puwan ng langis. Langisan na rin natin yung likuran kasi nabaklas na rin. Ganyan-ganyan niyo lang. Paikutin niyo. Hanggang kuminis. Hanggang dumulas ng dumulas. Ayan, madulas na madulas na siya. Ngayon, ibabalik na natin. Kasi wala na. Ayan, tanggal na yung mga dumi niya. Mga likabok. Wala na rin siya mga likabok. Nakalinis na. Ngayon, babalik ko na siya. Balik na natin itong ehe. Shafting. Balik natin yung shafting. Ayan. Ayan na. Maluwag na. Tapos ito. Magbalik na rin natin ito. Yan. Yung tanda, hanapin nyo yung tinandaan nyo para di kayo maligaw. Yan, yung tanda. Yan, ano niya, palatandaan. Yung ginasigas ko. Tututok lang natin yan. Yan. Tapos, pupukin lang natin ang daan-daan para lumapat to. Hanggang dapat magsara yan.
pumikit dapat lang. Tapos ngayon, babalik na natin yung tornilyong apat. Tornilyo ng makina. Apat yan. Ayan. Ayan. Napakaluwag na. Subukan natin yung kabit. Guys, pag tinulak mo siya, yan, maginhawang-maginhawang umikot. Yan, yan, diba? Hindi katulad kanina, pag pinihit ko, hinto agad, tsaka maikpit. Ngayon, pag tinulak, maluwag na. Okay na to. Hindi ko na siya te-testing sa kuryente, i-assemble ka na. Kasi sure bull na tayong a-under to. Sure bull na tayo na yung sira lang nito, kulang sa langis at cleaning nito. Dapat ikakabit natin lahat ng tornilyo para hindi siya mag-vibrate. Pag kulang kasi tornilyo niya, mag-vibrate niya. Sunod, ito na ikakapit natin. Cover na. Kapit na natin yung cover. Testing muna ulit. Testing muna. Thank you.
Okay na siya. Okay, ito na. Ngayon, kakapit na natin to. Kanina ayaw mandar, di ba? Umugong lang ngayon. Power. Power natin. Takas niya na. Ayun. Number ano yan? Low lang yan, low. Steep. Med yan, med. Takas na maandar. Kita niya na, ayun na, kita niya na maandar. Lakas na ng hangin yan. Okay guys, okay na yung ginawa natin na air cooler na 3D brand. Ganun lang yung sira niyan. Pag umuugong lang, pwede na makatang yan. Kulang sa linis, i-cleaning lang natin yan. Okay, may timer din siya. May mood kung gusto mo cool, ionizer, swing, speed. Gumagana rin yung swing niyan. Testing natin yung swing. Swing, hindi swing niyan. Hindi swing niyan. Okay na mga guys. Sa susunod na video na lang ulit. Paki-like, share, and subscribe.